Hello mga ka-SFT, today is Friday, December 11. Idiniklara daw na persona non grata ang Communist Party of the Philippines sa 90% ng local government units sa bansa, ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo. Batay sa datos ng DILG, aabot sa 1,546 LGUs at 12,474 barangays ang kabuuang bilang ng mga lugar kung saan ginawa ang deklarasyon laban sa grupo. Pero si Quezon City Mayor Joy Belmonte, itinangging persona non grata sa kanila ang CPP at sinabing inclusive city ang kanilang syudad. 7 out of 141 hospitals sa Metro Manila ang nasa critical level ng COVID-19 bed capacity ayon sa Department of Health. Bumaba na raw ito mula sa dating bilang na 11 ospital na naitala noong nakaraang linggo. Sa kabuuan, nananatiling nasa safe zone pa rin daw ang mga ospital sa Metro Manila. Gayunpaman, ang Philippine Children's Medical Center, Mary Chile General Hospital at ang Ospital ng Muntinlupa, umabot na sa 100% ang bed occupancy rate. Nanawagan naman ng Senior Citizens Party List na ipamahagi na ng pamahalaan ang pensyon ng mga senior citizen para umabot ito sa Pasko. Ayon kay Representative Rodolfo Ordanes, malaking tulong raw sana ang nadelay na pensyon mula Hulyo hanggang Disyembre. Nakatatanggap ng 500 pesos na pensyon ang mga senior citizen kada buwan. Ipinagmamalaki po ng Stand for Truth ng aming mobile journalist na si Manal Sogadol, pinarangalan sa katatapos lamang na Hildegard Awards. Ang Hildegard Awards ang taunang pagpaparangal ng St. Scholastica's College para sa mga natatanging babae sa larangan ng media at communication. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Ang load ng radio frequency identification na RFID sa mga expressway na babawasan daw kahit hindi naman dumadaan sa toll booth ang ilang sasakyan. ABS-CBN reports. Magpapasko na. Pero ang traffic na ito, hindi dahil sa Christmas rush, kundi pila ng mga nagpapakabit ng Radio Frequency Identification o RFID stickers sa NLEX. Kung tutusin, mas mabilis at iwas COVID-19 transmission, ika nga ang mga cashless transactions. Pero para sa ilang mga commuters, perwisyo. Ito ang iniinda ni Kimberly kahit noong nakaraang taon pa siya nagpakabit ng RFID. Pagpasok mo ng toll gates, hindi ka agad makakapasok. Dahil it's either insufficient yung balance mo or hindi nababasa yung RFID sticker. Bukod sa traffic, abala rin kay Kimberly ang nababawas na RFID load kahit hindi niya ito ginagamit. It was Tuesday, December 8. When I checked the Easy Trip application on my phone, I noticed na may Mamplasan exit transaction amounting to 30 pesos. Dated December 7 at 9:37 a.m. So I started to wonder on how we got that transaction. Eh at that time, nasa bahay pa kami. We left the house that day at around 10:30 a.m. pa. May nakita na akong Mamplasan exit transaction amounting to 47 pesos naman, dated December 2. So 5 days apart sila. Wala namang palang Mamplasan dito sa Valenzuela. Pero hindi lang si Kimberly ang nakaranas nito. Actually, nagpapalit ako ng RFID kasi yung unang pakabit ko ayaw gumana. Tapos nung pangalawa, nung pakabit na ako, kala ko magiging okay na. Mas malala pala. Same day, tapos yung oras niya, ilang oras lang ang pagitan. Di mo alam kung saan ka magre-reklamo. Dahil walang sumasagot sa tawag, walang sumasagot sa email. Mga 3 weeks na. 400 pesos yung nawala sa akin dahil dyan. Pero until now, di pa rin nila ibabalik. It's been 4 months now, pero wala pa din aksyon. Ang lalamang ngupit. Nag-negative pa ako. Ang lala ng Easy Trip, nagkautang kaagad ako ng mahigit 20.5K. Kailan pa po naging 300 pesos ang Angeles to San Fernando? Eh, sana pala nagsubik na lang ako. Since nung nangyari yon, parang medyo napapraning na ako at some point na I have to check my Easy Trip app from time to time.
Kasi hindi naman pwedeng all the time na may excessive charges or unexplainable deductions, eh sasabihin nila, glitch yun sa system. Paano na lang yung mga tao na hindi nila natatrack yung balance nila? Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway, isa itong kaso ng technical glitch. Ready naman po tayo kasi po ang readiness naman natin ay nababase doon sa hardware and software na pinagkakabitan natin ng mga RFID scanners. Ito po ay mga RFID systems, no? So, ang kinabitan po natin na total number of toll lanes, no, sa buong network, 277 toll lanes ito, lahat-lahat. Lahat po itong 277 na kompleto na natin yung RFID equipment, software, hardware installation, including the back office support for all the cars that will use the 277 lanes. Kaya po noong November 1, na-report namin na tapos na. Sa kabila ng kahandaan sa equipment, nagkulang din daw ang pamunuan sa customer assistance. Either busy ang lines or my calls were not pushing through. So I decided to share my experience na lang through Facebook. May nag-contact na sa akin from Calax. Sabi nila, i-DM ko daw sila regarding my concerns. Their tech found a glitch in the system which they are addressing at that moment. Naibalik naman ang nakaltas na load sa RFID ni Kimberly, triple pa sa nararapat na balanseng na ikaltas sa kanya. The total amount should be 77 pesos only. I started to assume na baka meron pang ibang previous transactions or previous charges na hindi namin alam. Kaya I asked for a statement of account for the past 6 months. Ang matagal na pagbibigay ng konkretong plano ng NLEX management sa lumalalang traffic din ang naging mitsa ng pagsuspinde ng business permit nito sa Valenzuela. The last Friday, sumulat kami ng letter demanding number one, an action plan that they will submit 24 hours later, which they did not do. Number two, gave them 72 hours to explain why their business permit should not be suspended. Nung gabi ng Monday, after we served the suspension, saka lang dumating yun, sinakwento ko nga sa'yo na may parang outline of action steps. Ayon kay Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, mag-iisang dekada nang may problema ang automated payments sa Valenzuela. 7 years. I would call them all the time. 7 years na akong mayor, so lagi akong tatawag sa kanila. Even at that time, nung naging RFID na yung system nila, nag-complain na rin ako so many times about what's happening. Hindi lang pansinin noon, dahil iilang lane lang naman yung naka-RFID, the rest cash eh. Pero ngayong mandatory na ang cashless transactions ayon kay Mayor Rex na isa ring motorista, nadagdagan pa ng 1 hanggang 2 oras ang biyahe sa Valenzuela. I am pro technology. Technology is supposed to make our lives easier, but in their case, their technology is making our lives more miserable. Ang una po nating gagawin, ililipat natin yung sticker installation. Ililipat na natin. Hindi na po doon sa toll gate. Pangalawa, yung pag-reload na rin, ililipat na rin namin, hindi na, wala na ring reloading. Magpa-reload na lang sila elsewhere, online or sa mga banko, yung normal reloading. So yun ang aming unang hakbang nang maging lumuwag na yung management or traffic doon sa mga toll gates. Isang solusyon din ng NLEX Corporation sa lumalalang daloy ng trapiko ang pagbubukas muli ng cash lanes sa malalaking toll gates tulad ng Balintawak. Hanggang ngayon, nananatiling naka-toll holiday o hindi maaaring mangolekta ng toll fees ang NLEX sa Valenzuela dahil sa suspendidong business permit. Kasi the sooner they fix the problems, the sooner the suspension can be lifted. The ball is now in their court. It's not in the LGU's court anymore. Benepisyo nga ba o perwisyo? Kaya mahalagang may konkretong plano bago ang implementasyon para iwas konsumisyon. Ako si Abby Espiritu. I stand for 2. Magpapasko na, pero ang ipinangakong Social Amelioration Program o SAP hindi pa rin natatanggap ng ilang beneficiaries. Nico Wahe has more. Disyembre na, 9 na buwan mula nang ideklarang may pandemya. Pero bakit ganito pa rin kahaba ang pila sa distribusyon ng Social Amelioration Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development? Ito ang sitwasyon sa Taguig, tila hindi alintana ang nakaambang COVID-19. Sabi ni na Flora Trine, hindi nila tunay na pangalan, hindi raw sila nagdalawang isip na pumila kahit padagsa ang tao. Ang mahalaga, makukuha na rin daw nila sa wakas ang tulong na matagal na nilang hinihintay. Bakit ako
magdadalawang isip na para pumunta doon. Diba? Pera yun eh. Sino bang anong di tatanggi sa pera? Eh, malaking tulong yun kung sakasakaling nakuha namin. July pa raw kinuha ang kanilang mga pangalan para sa ayuda bilang kabilang sila sa waiting list. Around July, may nagpunta dito sa amin na tauhan ng CSWD. Kinuhaan kami ng information para daw sa SAP, social amelioration na yan. So, pinicturean yung ID namin. And then, sabi sa amin, mag-wait daw kami until August para maibigay sa amin. Pero nagkaroon daw ng problema. Yung information na nakalagay doon, parang na-rumble siya. So, tama yung pangalan, pero yung contact number na iba. So, kinuhaan uli kami ng bagong information para maitama daw. Kaya nitong Disyembre, tila nabuhayan daw sila. So, pinakuha kami ng barangay ID tsaka barangay certificate, parang proof nila na resident ka ng Santa Ana. Alas 8 pa lang ng umaga, inayos na nila mga kailangang papeles. Barangay kami ng 8 a.m. para magkuha ng clearance hanggang 10. Dumating kami ng around 11 a.m. sa EMS school sa may signal. Grabe ang pila. Pero ang kanilang 5 buwang paghihintay, hindi pa pala tapos. 11 a.m. na yun hanggang 5 p.m. nakarating kami doon. Ang masakit noon, pagdating namin doon sa dulo ng pila, sabi, may system error daw sila. Nagkamali na naman yung date of birth and i-re-reprocess na naman daw. Para kaming mga langgam. Dikit-dikit kami. Walang social distancing. Parang wala silang pakialam kasi umambon, umulan. Nakabilad kami doon. Imagine mo yung 6 oras o 5 oras kang nakatayo waiting doon sa ipinangako nilang tulong para sa atin, para sa taong bayan. Eh parang lumabas pa dahil nagkaroon sila ng system error, magkusa kami. Si Flor, pinangutang pa raw ang ginamit na pera noong araw na yon. Para lang doon, siguro 300. Kasi syempre yung ID, yung barangay certification, yung pamasahe, saka tubig. Ayun lang, magkano rin yung pamasahe papunta doon. Alam mo yung ipangkakain ko na lang, kailangan ko pang kumuha ng ID ko, kailangan pumuha ng pamasahe para lang makarating doon. Dahil huwag na tayo magpaka-ipokrito. Kailangan natin yun eh. Hindi naman daw sila pipila kung hindi naman talaga nila kailangan. Nawalan ako ng trabaho. So basically, yung panggastos ko na pigil, although sumasideline, pabenta-benta, kaya lang ilang buwan yung kuryente na tambak, pagdating ng bill sa akin, nasa 9,000 o 11,000. Yung tubig, dumating around 5,000. Bakit nga ba inabot ng siyam-siyam ang pamimigay ng SAP? Is either wrong spelling, wrong middle initial, yung cellphone number, hindi na, pinagpasapasahan, nag-change address. Minsan naman, yung ibang financial service provider, dahil ang pinadala ay representante, hindi po nila pinapayagan. Nakadagdag pa raw sa delay ang pag-quarantine ng nasa 30 staff ng DSWD-NCR matapos ma-expose sa COVID-19 positive. Pero kaninong pagkakamali naman ang pagkakaroon ng system error o technical glitch? Sometimes pwede pong dito sa NCR, pwede rin po sa local government unit, pwede rin po sa central. Dahil kung papel po yung kung kailangan i-retype, i-retype nila, that process really sometimes has a risk, sabi na natin na human risk kung magkakamali. Kaya dito kami umaapila na sana maunawaan nila dahil sa dami po, libo-libo yan, NCR-wide. Bakit naman kaya kumapalan tao sa nangyaring pamimigay ng ayuda sa Taguig noong December 5? Hindi natin po mapigilan eh. In fairness to the LGUs, they have done their part, very stringent ang kanilang safety protocols. Pag sinabi ng LGU na ito lang ang pupunta, in fairness, talagang yun ang pumupunta, yun yung mga nakaupo. Pero magugulat ka if you will go to the ground, ang haba ng pila. At pag magra-random interview ka, at marami doon ay gusto lang magtanong kung bakit hindi sila nasama. Ayon naman sa Taguig LGU, lahat ng hindi makatatanggap ng SAP sa kanilang lugar, otomatikong kasama sa TAP o Taguig Amelioration Program, kung saan bawat pamilya may makukuhang 5,000 piso mula sa Taguig. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, NCR, 97% na raw ang naipamigay nilang ayuda sa ilalim ng Emergency Subsidy Program o ESP ng Bayanihan Act 2 o mas pamilyar ang marami bilang SAP na naunang ginamit na termino sa Bayanihan 1. Hindi lang daw sa Taguig ang may problema, kundi maging sa 16 pang LGU sa Metro Manila. Target daw ng DSWD-NCR na tapusin ang pamimigay ng ayuda bago matapos ang taon. Huwag naman sana nating bitinin ng mga kababayan nating halos maubos na ngayong may pandemya. Lalo na't kung ang ayuda lang ng gobyerno ang inaasahan nilang sasalo sa kanila.
Huwag na natin patagalin, trabahuhin na natin para makatulong sa mas nakararami. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Sinabi ni Pangulong Duterte kamakailan na importante ang COVID-19 testing. Kaya naman ang Department of Health tila ngayon palang aaralin ang posibilidad ng free COVID-19 testing sa Pilipinas. Here's Richard Hidarian. Ang United Kingdom po nag-start ng mass inoculation soon in the United States but also in neighboring countries like Indonesia. In fact, both Indonesia and Vietnam have been developing their own indigenous vaccines. Pero kamusta naman sa Pilipinas? So far, it seems President Duterte only realized almost 9 months into the crisis na kailangan is mass testing. After all, mass testing is extremely crucial to detecting and deterring the spread of the virus. The Department of Health is preparing for the possible conduct ng mass-free testing after President Duterte admitted that ngayon lang niya na-realize na importante yung COVID-19 screening. Ayon sa Health Secretary Francisco Duque III, the DOH is currently computing kung makano kailangan para ma-cover itong mass testing para sa mga Pilipino. The decision by the Department of Health to scramble for mass testing infrastructure kicked off after President Duterte in a televised speech on Monday admitted na ngayon lang niya na-realize na gaano kahalaga yung accessible and affordable mass testing para ma-detect and trace at ma-deter yung expansion ng COVID-19 pandemic sa bansa. Kaya exact figure ang hiningi ng Pangulong Duterte at saka yung number ng test kits na kailangan na i-provide ng gobyerno. Ang mahalaga dito, dapat free of charge sa mga taong bayan dahil nga, testing ngayon ay medyo mahal. Calls for mass testing have been going on for quite some time. In fact, since mid-March when the government imposed a very strict lockdown across major cities in the country. But over time, there were contradictory messages on when exactly the mass testing will be introduced, how important it is as far as the government strategy is concerned, and even if the Philippines has had one of the highest numbers of testing in the region, for some reason, it has not really contributed to the containment of the spread of the virus. Well, mukhang ngayon pa lang na-realize ni Pangulong Duterte na napakamahalaga yung free mass testing. But in fairness to the Duterte administration and the government, we have had one of the highest rates of testing in the region and beyond. But the problem is that it was introduced a little bit late into the game. Dapat mass testing is introduced earlier in the crisis so that ma-contain mo yung spread niya. Because once it spreads all over the place, kahit mag-mass testing ka, it's going to be very difficult to contain the crisis. Once again, the problem is lack of proactiveness, not only late realization by the president on what's necessary. While we're talking about mass testing, our neighbors are moving towards mass immunization and mass vaccines. Ako po si Richard Hidarian. Stand with us. Stand for truth. That's it mga ka-SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.